Yon, good afternoon guys. I-DIY ko po sa inyo kung paano magbaklas ng ating fuel injector. So ito yung ating fuel rail. Dito nakalagay yung, dito nakadugtong yung fuel injector, nakakabit. So step by step ko ituturo. Una nating babaklasin itong airbox. So dito sa airbox may tatlong tornilyo, isa, dalawa, tatlo. Tsaka itong hose ng airbox. So yan, babaklasin din natin yan, ito, isa, dalawa. So bali limang tornilyo ating babaklasin. So gamit lang tayo guys ng 10mm na socket tsaka extension para mas madali natin siyang tanggalin. So ito guys, nabaklas natin yung airbox dito sa taas. So ito, hilain lang natin tong hose ng PCB valve. Yan. Tapos tanggalin natin yung lahat ng socket ng fuel injector. Tanggalin din natin yung socket para mabaklas natin. So dito guys, meron tong dalawang tornilyo. Yung tornilyo na to ay size 12 mm. So gamitan din natin to ng socket. So yan, baklasin natin, luwagan na natin. Luwagan na natin yan. So dalawang tornilyo lang naman yan bago mo matanggal yung fuel rail or fuel injector. Tugtong ng fuel rail. Yan, dalawang tornilyo. So pag nagbaklas ka ng fuel rail, hilain mo lang. Yan. Isa, hila. Yan. Ito, nabaklas mo na siya. Merong support to ito, support. So kunin mo lang, baka mawala eh. Yan. So ito lang guys. Yan ito. Ito yung pinakalock ng fuel rail. So ito, iangat nyo lang para matanggal nyo yung fuel rail. Ayan. Push nyo lang, push. Dali. Push, push, push. Mga push nyo lang, tapos akyat. Ayan. Tapos hila. I-push nyo lang ito pataas ito. Itong daliri nyo, push nyo pa ganyan. Up, yan. Ayan. May gasolina. So, ingat lang kayo. Baklasin nyo ng malamig yung makina para hindi tumalasik sa inyo yung gasolina. So lagay nyo lang muna rito habang nililinisan nyo itong fuel injector. So tapon nyo yung ano dito, yung marami kasing laman to na ano, gas. So tapon nyo muna para pag tinanggal nyo itong fuel injector, wala nang gas. Yan. So, natapon na natin lahat ng gasolina, ng fuel. So, baklasin natin guys. Ito kasi madumi talaga ito eh. Dito talaga dinudumi oh. So, kailangan natin linisin. Sa pagbabaklas guys, ito yung lock nya. So, ito. Ito yung lock nya, dalawa. So, ito, ganunin mo lang ng kamay mo. Yan. Yung kabila, ganun din. Yan. Baklas natin. So, ito na yung pinakalock nya. So, sa kabila, same lang din. Push dito sa kabila, ganun din sa kabila. Yan. Push sa kabila, ganun din. Matatanggal nyo na yan. Tapos ito, medyo matigas na to dahil nga may ano to, may gasket. So sa pagtanggal nito, hila lang. Hilain nyo lang guys. Yan. Ito siya. So ito yung gasket. Ito yung kulay blue. Ito yung pinaka-o-ring niya. Ingatan nyo guys na mawala o madamage kasi maghanap ka pa niyan sa auto shop. Kung wala, mahirap hanapin yan. So, ganun din, hila lang. Yan. So, lagi ingatan nyo yung pinaka-gasket niya o pinaka-o-ring niya. Ganun din sa kabila. Yan. Yan. Ito yung pinaka-fuel rail niya. Ito yung tatlong injector. So, ito guys, yung injector pala, yung pinaka-nozzle niya, ingatan nyo na mapasok ng tubig kasi pag napasok ng tubig tsaka dumihan, magbabara yan. So, may iba na yung spray nung fuel pag nabarado yan. So yun, ingatan nyo yan. Sa paglilinis, gumamit kayo ng carb.
carb cleaner or carburetor cleaner. Sprayan nyo lang para matanggal yung dumi. Ayan. Ayan. So, sa paglilinis guys, nito, kailangan nyo ng fuel injector cleaner. So, nabibili ito sa Lazada. Search nyo na lang. So, ipapasok natin to dito. Ayan. Pasok natin. Ayan. Tapos, yung connection na to, pasok natin dito sa fuel injector. Ayan. So, pag, tapos, kailangan natin ng carb cleaner or throttle body cleaner. Yung positive, yung pula sa positive, yung itim sa negative, layo ito, makasit ito. Lakihan mo lang, lakihan. Yan, ganyan yung linis. Yan yung good guys, yan yung good na spray ng fuel injector. So, advice ko guys, pag naglinis kayo ng fuel injector, kung gusto nyo i-DIY, gumamit kayo ng face shield. Kasi, minsan kasi tumatalsik tong ano eh, fuel injector, carb cleaner. So, ito, pasok nyo. Pasok nyo to. Ito may butas to. Pasok nyo dito sa carb. Yan, pag nakapasok na siya, yung negative, ganyan nyo lang. Yan. Yan, ganyan yung tamang ganyan yung tamang ano, buga nung injector. So, nakadalawa na tayo. Ito namang isa. So, ganun din, same lang din ang gagawin. Pasok. Tapos ipasok natin dito sa ano niya. Tapos, yung negative, dito sa negative. Yan, ganyan lang guys. So, yun yung good. Maganda yung ano niya, buga. Linis na, kakabit na natin tong fuel injector sa fuel rail. So ito, yung ganito nya, dito lang din sya. Pasok mo lang. Yan. Yan, dito. So kailangan magkatapat sila. Yan. So ito, ipasok mo yung lock. Ito may pasokan nya na yan o. Yan, pasok mo yung lock. Yan. Ayan. Pasok natin yung lock. Ayan. Kailangan yung lock. Yung lock, makapasok din siya sa... Ayan. Pasok dapat yung lock. Yan o, may butas. Sa kabila, may butas din. So, pasok na. So, ganoon din sa kabila. Pares lang din siya ng process. Pasok nyo lang yung... tawag dito, fuel injector sa fuel rail. Yan. Tapos itapat. Yan, itapat. Pasok yung lock. Yan. Pasok yung lock. Yan. Pasok mo yan. Yan, so pasok na parehas. Yan, pasok. Pasok. So, dito sa panghuli. Ayan, nakalagay na rin siya. Pasok natin yung lock. Ayan. Itapat natin. Ayan. 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 Ayan, ayan, ayan. Ayan. Pasok na dito sa kabila. Sa kabila na lang. Okay. Ayan. Kabit na rin natin to. Okay. So, ito kabit na natin sa kanyang lalagyan. So, sa pagkabit, parehasan din. Ito, itong hook na to, pasok dito. Ito ko sa baba. Yan, ganyan. Yan, dyan siya ipapasok. Yan. Yan. Tapos, itong lock, tulak mo lang. Tulak lang yan. Yung locks. Luxury. Yan. Yan lang.
ganyan lang magtanggal at saka magbaklas, magkabit ng fuel injector at saka maglinis. So yun guys, thank you.